kayo ng ating mga nagbabagang balita. Batang babae sa Guagua, Pampanga, kinahasa, pinugbog at pinatay pa. Suspect na kapitbahay, arestado. Bangkay ng mag-asawang senior citizens natagpuan sa nasunog na bahay sa Quezon City, pero mga biktima, hininalang hindi namatay sa sunog. Tatlong pulis na sangkot tumalo sa pagnanakaw sa bahay ng isang Chinese sa Cavite, sibak na sa pwesto. Pangulong Marcos nanindigang hindi pa napapanahon para paganahin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ilang pasahero sa NAIA muling nabulabog nang makakita naman ng malaking daga. Maraming netizens na bahala nang hindi nila mabuksan ang account sa Facebook, Messenger at iba pang platforms. Meta humingi ng pamanhin. At pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose, inalaya ng mga awitin. Coco Martin, ibinahagi ang tila premonisyon bago pumanaw ang aktres. Kauna-unahang artista. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa karumal-dumal na krimen na ginawa sa isang batang babae sa Guagua, Pampanga. Pasintabi lamang po tayo sa mga manonood dahil sensitibo po ang balitang ito. Kung saan natagpuan sa isang garahe ang bangkay ng isang siyam na taong gulang na babae na binugbog, ginahasa at pinatay pa. Nahuli na ang suspect na kapitbahay lang mismo ng biktima. Nagpa-patrol, Gracie Rutaw. Hindi nga po matanggap eh, kasi hindi makatao ang ginawa sa pamangkin ko. Naghihinagpis ang pamilya ng siyam na taong gulang na bata na natagpuang patay sa barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga noong Marso 5. Binugbog, sinakal at ginahasa ang biktimang natagpuan sa garahe ng isang kapitbahay. Hanggang gabi po ginagawa sa kanya yun. Pinahirapan po, lamog daw po yung gadito niya hanggang sa mukha. Nakatira sa kanyang tiyahin ang bata. At sa isang CCTV video, nakitang naglalakad ang bata noong gabi ng Marso 4 na papunta sa bahay ng kanyang magulang para humingi ng pambaon sa eskwelahan kinabukasan. Nung nireview natin yung CCTV, nakita doon yung bata pumasok sa isang eskinita. Mga 7, it's Monday, 7:51 ng gabi. Habang naglalakad siya, may tumawag sa kanya, then pumasok siya. Nung nireview yung CCTV, hindi na lumabas yung bata. Doon na yung last scene nung bata. Suspect sa krimen ng kapitbahay ng biktima. Inaresto agad ang suspect. Itong tao na to kilalang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Dahil yung tinitira niya doon, tinignan namin yung loob, puro parafernalia. Aminado ang suspect na gumagamit siya ng droga, pero itinanggi niya ang krimen. Justisya ang sigaw ng pamilya. Sana po yung ginawa niya po sa pamangkin ko magawa sa kanya, mas dobleng sakit yung maranasan niya. Na-inquest na sa reklamong rape with homicide ang suspect. Gracie Rutaw, ABS-CBN News, Pampanga. Patay naman ang matagpuan sa nasunog na bahay sa Quezon City ang mag-asawang senior citizen nito lamang Martes. Pero ayon sa pulisya, hindi sunog ang kinamatay ng mga biktima kundi ang pagkakahampas ng tubo. At ang pangalan ng suspect ang kasambahay ng mga biktima. Nagpa-patrol,
job manahan. Nabulabog ang mga taga-barangay E. Rodriguez, Quezon City nang manghingi ng saklolo ang mga kapitbahay ng nasusunog na bahay sa kahabaan ng Stanford Street mag-alas 9 Martes ng gabi. Pero ikinagulat ng mga rumesponde ang pagkakatuklas sa mga duguang bangkay ng mag-asawang senior citizen sa kanilang kwarto. Sabi ng isang testigo, ipinagtataka niya kung bakit hindi na nakalabas ng bahay ang mga biktima kahit nasusunog na ang bahay ng mga ito. Siyempre, kung may sunog na, maamoy mo na, lalabas ka at nahingi ka ng tulong, di ba? Mm-hmm. Eh, walang humihingi ng tulong. Umakit na isang kapitbahay para akit eh. Pagbukas nung walang, kaakit na siya, nakapadlock. Ibig sabihin talagang secured yung sa loob. Nakita rin sa crime scene ang yabe tubo na maaaring ginamit para hampasin sa ulo ng ilang beses ang mga biktima. Base doon sa statement kanina ng ating mga Bureau of Fire Investigators, maaaring patay na yung mga biktima at bago sinunog just to conceal the crime. Naging kaduda-duda umano ang kilos ng kasambahay ng mga biktima na nakitang paalis ng bahay at may dalang maleta. Agad namang dinala sa barangay hall ang kasambahay na nagtangka pa umanong tumakas. Dito mismo sa bintana ng CR sa ikalawang palapag ng barangay hall, tumalon ang suspect at pumunta dito sa daan na ito para dumiretso sa 15th Avenue at maganap na sasakyan palabas ng barangay. Mabilis naman siyang naabutan ng mga tauhan ng barangay. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, mayroong higit 100,000 pesos na cash ang suspect sa kanyang maleta, isang ice pick at iba't ibang alahas na hindi pa matukoy ang halaga. Initially ay may mga head injuries yung ating mga victims. Ang kasambahay ay may tuturing na nating isang suspect sapagkat mina-recover tayo sa kanya during her attempt to escape. Todo tanggi ang suspect sa mga paratang laban sa kanya. Wala akong ginagawa, sir. Opo, depensa na po. Hindi ako nagnakaw, sir. Tinitingnan ng mga pulis ang posibilidad na may kasabwat ang suspect. Maaari itong maharap sa robbery at multiple homicide. Job manahan, ABS-CBN News. Nasunog din ang 12 bahay sa sityo Ulap, Barangay Pasak, Pardo sa Cebu City nitong Martes. Subiklab ang apoy bandang alas 9 ng gabi na tumagal ng 30 minuto bago naapula. Ayon po sa BFP Cebu City, mahigit na 2 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala at may 60 pamilya ang apektado ng sunog. Pansamantala silang nanunuluyan sa gym ng barangay at patuloy na inaalam ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. Sinibak sa pwesto ng Calabarzon PNP ang 3 nitong tauhan matapos masangkot sa pagnanakaw ng 2 bahay na pag-aari ng isang Chinese national sa Kawit, Cavite. Lumalabas po na naka-duty pa mga suspect na pulis nang gawin ang krimen. Nagpapatrol Jeff Caparas. Hapon ng February 13 nang makita ang puting van na ito na nagmamadali palabas sa isang subdivision sa Kawit, Cavite. Sa pagharurot, muntik pa nitong mabangga ang nakasalubong na sasakyan. Kalaunan, nalamang galing pala sa pagnanakaw ang siyam na sakay nito sa 2 bahay sa Barangay Magdaloputol. Ayon sa Calabarzon PNP, 3 sa mga suspect, mga pulis. 2 ang may ranggong Senior Master Sergeant na naka-assign sa intelligence ng Cavite at isang corporal na naka-assign naman sa Drug Enforcement Unit ng Laguna PNP. Based on the investigation, the suspects forcibly entered 2 residential houses wearing black jackets and gray long sleeves with cap and face mask. And at gunpoint, hogtied the victims and carted away valuable items including cell phones, identification documents, short firearm in an undisclosed amount of cash. Pag-alis ng mga suspect, dito na umano nakawala sa pagkakatali ang mga biktima na agad nakatawag sa kanilang amo na siya namang nakapag-report sa gwardiya at sa mga pulis. Sa follow-up operation, natuntun ng mga pulis ang kabaro nang sundan nila ang van at kausapin ang may-ari nito. Positibo siyang itinuro nito na ang pulis na rumenta ng kanyang van. Nung nagtuloy-tuloy yung investigasyon, lumabas pa yung pangalan ng 2 pulis. So
Ganun din ang ginawa natin, pinarelieve natin yung dalawang yon. Well, ito ay magkakaibigan, no? Allegedly, meron silang isang parang they belong to one organization, no? Okay. Kaya ito yung parang na dahilan kung bakit nagsama-sama itong tatlong ito. Wala naman silang dalang search warrants. Purpose lang talaga nila is purely to rob the residential houses. Actually, ang ginawa nila is merong isang van na sinabayan sila na para pumasok. May unang van na may sticker ng village. Sinabayan na nila yung para hindi na sila nasita ng guardia natin. Dagdag ng PNP, on duty ang isa sa mga pulis ng gawin ng pagnanakaw na hindi nagpaalam na mag-half day. Posible umanong dating empleyado ng kumpanya ang isa sa mga kasabwat ng mga sospek, kaya tinarget ang mga bahay na pag-aari ng biktima. Di naman umano inamin ng pulis ang pagkakasangkot sa krimen. Yung alibay lang nila, yung mga suspect nila natin. Yung una, yung si sinasabi lang niya na pinarkilan niya yung van sa ibang tao. Which is, naproduman natin na hindi. Allegedly, mayroong apat na Chinese nationals na nandun sa loob sa nung pinasok. Pero as of now, di pa sila nakikipag-cooperate sa amin. Patuloy na inimbestigahan kung dati nang nasangkot sa ibang krimen ng grupo. Nare-assign na dito sa holding area section ng Camp Vicente Lim sa Laguna ang tatlong sangkot na pulis at sasailalim sila sa restrictive custody habang patuloy imbestigasyon sa kaso. Patuloy namang tinutugis ang dalawang sibilyan at apat na di pa nakilala na kasabwat umano ng mga ito. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Hinimok ni Pangulong Marcos ang Australia na patuloy na makipagtulungan sa pagsulong ng mas malalim na maritime cooperation sa rehiyon. Binigyang diin rin niya ang kahalagahan ng pagtugon ng mga bansa sa climate change. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Ang patuloy na pagpapaikti ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Australia sa gitna ng mga panibagong hamon sa rehiyon, ang sentro ng usapan sa ASEAN-Australia Special Summit ngayong araw sa Melbourne, Australia. Sa kanyang speech sa pagsisimula ng summit, kinilala ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang kahalaga ng ASEAN sa seguridad at pag-unlad ng Indo-Pacific region. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. Umikot ang mausapan sa pagsulong na mas malalim na ugnayan ng ASEAN at Australia sa trade at investment, climate change at energy transition at maritime cooperation, pati na sa pag-usbong ng mga bagong leader ng rehiyon. This is the breadth of our agenda. The shared prosperity we can achieve through closer trade and investment. The shared opportunity we have to act on climate and embrace clean energy. The shared responsibility we have to deepen our maritime cooperation and our shared faith in our emerging leaders. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Australia sa suporta nito sa ASEAN sa loob ng limang dekadang dialogue partnership. On maritime cooperation, we thank Australia for its consistent support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 arbitral award, not only through timely statements of support, but also through capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. Positibo umano ang Pangulo sa patuloy na pagsigla ng trade at investment sa mga bansa ng ASEAN at Australia. Kamakailan lang, nilagdaan ng Pilipinas ang ikalawang protocol ng ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement na partikular umanong makakatulong sa paglago ng mga MSMEs. Umaasa rin ang Pangulo sa patuloy na pagkilos para tugunan ng climate change. In the Philippines, we have taken concrete actions by implementing policies and initiatives to reduce emissions by catalyzing investments in our rich sources of renewable energy. We thus invite Australia to partner with the Philippines in our clean, green, and renewable energy industry and other emerging technologies and introduce energy efficiency and conservation measures. Alas 6 ng gabi dito sa Australia, lumipad na pabalik ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasang lalapag sa Maynila ang Pangulo mamayang bago maghating gabi. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.
Iaanunsyo na ng Social Security System kung ilang porsyento ang naging interes sa unang taon ng Voluntary Savings Program ng mga miyembro na kung tawagin ay Workers Investment and Savings Program o WISP Plus. Layunin nito na magdagdagan ang maliit na pensyon ng mga miyembro kapag sila ay nagretiro na. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Imbis na sa bangko, mas pinili ni Rafael na ilagay ang ipong pera sa SSS. Hindi pa masyadong alam ng publiko, bukod sa mandatory na hulog kada buwan at mandatory na ipon, may voluntary savings program din ang SSS na tinatawag na Workers Investment and Savings Program o WISP Plus. Ang end goal natin is, ayun nga, yung pera natin is lumaki, mag-grow. So, nakikita ko rin to is ano, number one din, parang ma-outpace niya inflation. Kasi kapag sa banko lang siya, parang na-depreciate yung pera natin. Parang kapareho ng MP2 program ng Pag-ibig Fund, itong WISP Plus program ng SSS. Ang pinakalayunin nito ay magkaroon ng hiwalay na ipon ang mga SSS members na pwede nilang ituloy-tuloy hanggang sa kanilang retirement para may pandagdag sa kanilang pensyon pagdating ng panahon. Pero si Rafael, may pinaglalaanan sa ipong pera sa WISP Plus. Pine-prepare ko din siya as savings for my 2 kids. Every occasion ng mga kids ko, their birthday or Christmas, o basta pag nagkakuha sila ng savings, diretso agad yan sa WISP Plus. Nakaisang taon na ang WISP Plus, kaya excited na ang mga savers kung magkano ang interest para sa taong 2023. We're very pleased to say that our estimated annualized return on investments for our WISP Plus sa lahat ng mga miyembro ho dyan, ang estimate nasa 6.9% in 2023. Ibig sabihin, kung ang savings ng workers sa loob ng isang taon, halimbawa, ay nasa 100,000, ang 6.9% na interest ay 6,900 pesos. Pero mas ipinapayo ng SSS na tuloy-tuloy lang na maghulog at paikutin ang savings at interest hanggang magretiro. We want na itong savings na to balang araw mapipensionize natin so that maging karagdagang benepisyon nila on top of their regular SSS program na pension. Pero pwede namang i-withdraw ng miyembro ang pera sa WISP Plus anumang oras at tax-free din ito. Kagandahan ko kasi sa SSS, ito portable, meaning even if you change your employers, nandyan ho yung hulog nyo, at wala ho itong maturity. We don't follow any terms, so as long as may hulog ka, tuloy-tuloy naming kikita yan, at tuloy-tuloy naming ikikredit yung interest. Samantala, iniinganyo ng SSS ang mga miyembrong may utang dahil hindi nakabayad ng short-term loan gaya ng calamity o salary loan na mag-apply na sa condonation program. Aalisin ng SSS ang penalty sa lumobong utang pero babayaran pa rin ng miyembro ang principal at interest. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kapamilya, naghahanap ba kayo ng bagong bestie movie? Malapit nang ipalabas ang 3 Days, 2 Nights in Poblacion. Pero bago yan, makakasama muna natin ang bida sa nasabing pelikula, Miss Barbie Imperial bilang ating celebrity star patroller. Welcome sa TV Patrol Barbie! Maraming salamat, Ate B. Nag-alay ng madamdaming awitin ang ilang kapamilya singers sa burol ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ibinahagi naman ni Coco Martin ang ilang mga huling sandali kasama ang aktres. At ang tila premonisyon nito bago pumanaw. Nagpapatrol, MJ Felipe. Madamdaming inawit ni Shaja Padilla ang Mula sa Puso, ang theme song ng teleseryeng may parehong titulo kung saan bumida si Jacqueline Jose bilang si Magda. Tagus din sa puso ang rendition ni Jonah ng Paano Kita Mapapasalamatan. At puno ng emosyon ang pagkanta ni Jed Madela ng To Where You Are. Kasama ang grupong 92 AD, sila ang nag-alay ng awitin para sa tribute night ng ABS-CBN para kay Jacqueline Jose. Pinangunahan naman ni Coco Martin ang buong cast ng FPJ's Batang Quiapo
sa pagbibigay-pugay sa kanilang co-star, idolo at kaibigan. Nag-iisa po talaga, Miss Jacqueline Jose. Dumalo si ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast, Cory Vidanes. Naroon din sina Vice Ganda, Janine Gutierrez, Jake Ejercito at iba pa. Sa eulogy ni Coco, binanggit niya na utang na loob niya kay Jacqueline ang kung anong meron siya ngayon. Siya po ang dahilan kung bakit, kung ba't nandito po ako ngayon sa ABS-CBN. Si Jacqueline na rin po ang kauna-unahang artista na sumuporta po sa akin sa unang-unang pelikula ko po na Masahista. Siya rin po ang dahilan na kung bakit ako napasok sa ABS-CBN. Binahagi rin ni Coco ang mistulang pagpaparamdam o senyales na namamaalam na sa kanila si Jacqueline. Yung may eksena siya doon na kinukunan niya na si Bubbles, lalaya na. Bigla siya umiyak. Tapos ano, nag-direct sa akin si Direct Kevin. Sabi niya, "Ma'am, Tita Jane, parang masyadong iba yata yung bigay." Sabi niya, "Kasi nalulungkot na ako eh. Kasi isa-isa nang nawawala yung mga karakter, aalis na sa kulungan." Pati nung nasa Baguio sila para sa Panagbanga Festival, bukang bibig ni Coco si Jacqueline. Tapos nung gabi, after nung show sa Baguio, siya rin yung pinagkukwentuhan namin habang ipapahinga kami. Yung pala, hindi namin alam na may nangyari na pala. Kinuwento niya sa akin doon kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. Sobra. Kaya nga sabi ko, ang swerte ng mga anak niya kasi kung alam lang nila kung gaano sila kamahal nung nanay nila. Lahat ng mga taong nandito ngayon sinasabi kung gaano kami ng kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni nanay. Ganong kalaki yung puso niya na sobra, sobra, sobra niya kaming minahal. Pero kahit lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa amin, naging posible pa rin na magkaroon siya ng malaking matira para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Dumating din kagabi ang direktor na si Brillante Mendoza, malapit na kaibigan at katrabaho ni Jacqueline. Mahigpit ang yakap ni Mendoza sa kapatid ni Jacqueline na si Vero, pati na kay Andy. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Marcos na nindigang hindi pa panahon para pagganahin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. At mga pasahero sa NAIA muling nabulabog dahilan sa malaking daga. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Ipinahayag po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa panahon para pagganahin ang provisyon ng Mutual Defense Treaty para sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas sakaling atakihin ito ng banyagang puwersa. Sa harap ito ng tuturing ng Pilipinas na pinakamalalang insidente ng harassment ng Coast Guard at Maritime Militia ng China sa mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Yungin Shoal. Nagpapatrol, Bianca Dava. Kuha ito mula sa loob ng supply boat na unay sa May 4 habang binobomba ng water cannon ng China Coast Guard nitong Martes. Papunta sana itong Ayungin Shoal para magatid ng supplies at relyebong tropa sa BRP Sierra Madre. Maya-maya pa, nabasag na ang windshield ng unay sa May 4. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ang apat na nasugatan sa insidente ay mga tauhan ng Philippine Navy. Sakay din ng unay sa May 4 ang hepe ng AFP Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos. The Commander of Western Command was aboard unay sa May 4. He was there to supervise. He had the call when to bring in the gray ships or the navy ships. I did not feel na mayroong intention na palubugin. It was only the intention was to impede our
our resupply mission, our voyage to Ayungin Shoal. It was really a new ship. It's a bigger one. The day before, we noticed already a helicopter shadowing UNISA May 4. So nakita namin there was an interest dun sa UM force. It's this incident that happened yesterday where there's 4 minor injuries as a result of the glass windshield shattering. No, that's why there were minor injuries. So if the question is this the most serious? Yes, because now we have minor injuries that has happened. Pero sa isang press briefing sa Australia, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa napapanahong pagganahin ang probisyon ng Mutual Defense Treaty para sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard. I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Itinanggi naman ng Pilipinas ang paulit-ulit na pinipilit ng China na umano'y pangako ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. A claim that has not been supported by any shred of credible evidence and has been debunked a million times. In Filipino, we refer to this as sirang plaka. Paulit-ulit, wala namang naniniwala sa kanila. We continue to call on China to cease and desist from undertaking actions that violate Philippine sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. Iminungkahi naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na mga sibilyan na lang ang magsagawa ng mga resupply mission. We put up instead a civilian lighthouse operated by the Coast Guard. Coast Guard is a civilian agency, and put up a marine research center in Ayungin Shoal because at present it's a military activity and we cannot go to UNCLOS to complain. So if we shift the activity to a civilian activity and China stops our resupply, then we can go to the tribunal again. Ayon sa isang maritime security expert, tama ang pagsasapubliko ng Pilipinas ng mga ilegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Pero nagbabala ang isang international affairs analyst na posibleng mapuno ang China at gumamit ng dahas. Well, the Philippines is doing something very admirable right now, which is holding China accountable at least on the international stage. It's very laudable that the Philippines has bravely gone out and released all of these pictures and all of this evidence and refused to back down. Hindi lang ho panggigipit, sooner than later talagang napipiko na ho sila eh. Gagamit na ho sila ng dahas. Gayunpaman, determinado ang pamahalaan na ipagtanggol ang karapatan at jurisdiksyon ng bansa at maresolba ang sigalot sa mapayapang paraan. Bianca Dava, ABS-CBN News. Sa kauna-unahang pagkakataon, halos magkakasabay na namataang naglalayag sa dagat malapit sa Ayungin Shoal ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, China at Estados Unidos. Pero hindi nito napigilan ang panghaharas ng Coast Guard at Maritime Militia ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagsagawa ng rotation at resupply mission o RORE mission nitong Martes. Live nagpapatrol sa Puerto Princesa City sa Palawan si Jose Carretero. Jose, ikwento mo mula sa iyong naranasan o punto de vista ang mga nangyari. Nako Bernadette, nagkasakita na nga sa pinakabagong panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. Mabuti na lamang Bernadette at minor injuries lang ang tinamo na 4 na sakay ng isa sa mga resupply boats at matagumpay naman na nadala ng supply o ang supply ng pangalawang resupply boat sa Ayungin Shoal at ang relyebong mga tropa sa BRP Sierra Madre. Ito Bernadette ang nakita at dinanas ng news team nitong Martes.
Madilim pa pero nagsimula na ang patintero sa West Philippine Sea. Sinikap ng mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan at BRP Cabra na iwasan ang mga gumigit-git na barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ini-eskorta ng PCG ang mga sibilyang resupply boats na Unaiza May 1 at Unaiza May 4. Normal na ang mga ganyang eksena na makikita nyo sa likuran ko tuwing may resupply mission ang mga barko ng Pilipinas. Pero sa ngayon, mas napaaga ang pakikipagpatentero ng mga barko ng Pilipinas sa mga barko ng China dahil hindi pa man sumisikat ang araw ay napapaligiran na tayo ng mga barko ng China. Pagputok ng araw, tumambad ang mga nakapaligid at nakaharang na barko ng China, 5 China Coast Guard at 18 Maritime Militia. Hindi makausad ang sinasakyan naming BRP Cabra na umi-escort sa Unaiza May 1. Sa ngayon, napapaligiran tayo ng mga barko ng China. May Chinese Coast Guard at itong nasa likuran ko, yung Chinese Maritime Militia. Ito yung ginagawa nilang maniobra para hindi tayo makausan papunta malapit sa Ayungin Shoal. Hindi lang isang barko ang nakaharang sa atin ngayon dahil 3 barko ang nakapaligid sa atin. Oras na gumalaw tayo, ang barkong yan ay gagalaw din sa ating papunta sa ating harapan. Nakahanda naman ang mga tauhan sa mga barko ng Pilipinas sakaling git-gitin at dikitan ng barko ng China. Nasa 20 yards o 60 feet ang pinakamalapit na distansya ng Chinese vessel sa BRP Cabra habang nagsasagawa ng mga delikadong maniobra. Sa kabila nito, nakalusot kami at ang Unaiza May 1 sa mga dambuhalang barko ng China at tuloy-tuloy na nakabiyahe paayungin. Pero hindi ganun kaswerte ang BRP Sindangan at ang ineeskorta nitong Unaiza May 4. Nakabanggaan ng sindangan ang isang barko ng China Coast Guard at nagtamo ng pinsala kahit na nakapaglagay ng buffer sa pagitan ang tauhan ng PCG. Makalipas ang halos 2 oras, kasama ang isa pang barko ng China Coast Guard, pinagitnaan nila ang Unaiza May 4 at binomba ng water cannon. 7 minuto ring binugahan ng tubig ang supply boat. Sa tagal at takas ng puwersa ng tubig, nasira ang windshield ng supply boat at 4 na sakay nito ang nasugatan. Walang nagawa ang Unaiza May 4 kundi bumalik na lang ng mainland Palawan kasama ang BRP Sindangan. Samantala, naihatid ang Unaiza May 1 sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang mga gamit at pagkain. At alauna Martes ng hapon, nagtagpo muli ang Unaiza May 1 at BRP Cabra at tumulak ng pabalik sa Ulugan Bay sa Puerto Princesa. Sa kabila ng pinagdaan ng mala-obstacle course sa dagat, mission accomplished ang RORE. But the mere fact that we were able to bring the Unaiza May, deliver our supplies for our troops, it's always a success. Sa gitna ng lahat ng ito, nakabantay at nagmamatsyag lang sa kalayuan ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz ng Philippine Navy. Gayun din ang 2 People's Liberation Army Navy ship ng China. Pero sa unang pagkakataon, may namatang ding barkong pandigma ng US Navy habang papuntang Ayungin Shoal. Nilinaw ng Coast Guard na wala silang koordinasyon dito. Bernadette, iginiit ng Philippine Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang resupply mission sa Ayungin at sa iba pang mga okupadong isla at maritime features sa West Philippine Sea. Bernadette. Maraming salamat at ingat kayo, Jose Carretero. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, totoo ba na ang ating mainit na panahon ay unti-unti nang nawawala ang El Nino at pumapalit na ang summer? Kabayan, sabi nga ng World Meteorological Organization ay papahina na itong El Nino at posibleng matapos na sa buwan ng Mayo bago pumasok sa neutral phase at mag-transition ulit sa papasok na La Nina. Pero sa ngayon po ay magpapatuloy pa ang mainit na panahon sa ating bansa. Ngayong araw ng Miyerkules, 42 degrees Celsius ang pinakamataas po na nakalkulang heat index o naramdamang init ng katawan sa ating bansa at natala po iyan sa Dumangas, Iloilo at sa Rojas City. Bukas magpapatuloy pa po ang pag-ihip ng easterly sa malaking bahagi ng bansa pero iihip na rin ang amihan dyan sa extreme northern Luzon at pagsapit ng Biyernes, aabot na rin po yan sa bahagi ng
bahagi po ng Central Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, para bukas Huwebes sa Mindanao, meron lamang po mga dagliang mahinang ulan sa umaga at tanghali sa Maysulu Archipelago, pero maghapong mainit at mababa ang tsansa ng ulan sa ibang bahagi. Aabot po sa 39 degrees Celsius ang heat index bukas sa Gensan, sa Cotabato at Zamboanga City. Mainit din po maghapon at walang aasahang pag-ulan sa buong Kabisayaan at papalo rin po sa 39 degrees Celsius ang mararamdamang init bukas sa Bacolod at sa Iloilo City. Tuyo rin at mainit maghapon sa buong probinsya ng Palawan. Pero tayo po sa Luzon, may mahihinang ulan sa umaga sa may Cordillera at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, pero mainit din po sa malaking bahagi. Nasa 39 degrees Celsius din ang aasahang init ng katawan sa Tarlac City, samantalang 38 degrees Celsius naman ang heat index sa Kabanatuan, Dagupan at maging dito po sa atin sa Metro Manila. Bukod po sa madalas na pag-inom ng tubig, makakatulong din ang pag-iwas sa mabibigat na gawain at pag-ehersisyo sa tanghali at hapon para mabawasan po o maiwasan ang heat stress. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Bukod sa mga kapwa artista, lubos din na minahal ang batikang aktres na si Jacqueline Jose ng mga taong nakatrabaho niya sa likod ng kamera mula sa staff at crew, makeup artist at iba pa. Nagpapatrol, MJ Felipe. Halos di matigil ang pag-iyak ni Claudine Barreto nang maabutan namin siya kagabi sa burol ni Jacqueline Jose. Nanay ang turing ni Claudine kay Jacqueline mula nang magkasama sila sa teleseryeng Mula sa Puso noong 1997. Minsan, pag galing siyang taping, bago siya umuwi, dadaan sa bahay, aakit ng kwarto, at saka... Tapos sabihin niya sa akin na parang namiss ka lang ni nanay. Kaya dumaan ako. Alam niyo naman na may mga pinagdadaanan ako for the longest time. And she's always been there. And pagka sinabi ko, nay, pwede dito muna ako. Okay lang sa kanya. Patatahan niya ako. Kakantahan niya ako. May tatlong buwan na nang huli niyang nakausap si Jacqueline, kaya pinagsisisihan niyang hindi na niya ito nakamusta. Si Isa Calzado naaalala ang sariling ina sa pagkatao ni Jacqueline. Alam mo yun, parang inisip ko, hindi man lang to na-meet yung anak ko. Yung mga ganon, yung kaman lang siya natanong parang how she juggled being a mother and an actress, which is something I would have loved to talk to her about. So yung... Siguro to tell her na ma-gets ko na yung pagiging ina na hindi ko ma-gets dati. Pati si Katrina Halili na dinamayan lang kamakailan ni Jacqueline dahil sa pagkamatay ng boyfriend na bigla sa pagkawala ni Jacqueline. Nakakalungkot po, pero at least nagkaroon po ako ng chance na makasama ko si Tita Jane. Mayaka po siya, makakwentuhan, masabi po niya yung mga nararamdaman niya. Bukod sa mga artista, mas maraming nagmamahal kay Jacqueline sa likod ng kamera. Mula sa mga makeup artists, wardrobe, staff at crew na nakahalubilo niya. Nakita ko kay Madam talaga wala siyang pinipiling kahit yung pagdating sa set, yung kahit mga sa utility, kahit sino, hindi po siya nailang nakausapin. Maraming salamat sa love, sa genuine love na binigay mo sa amin, sa akin personally, and I will truly, truly miss you. Miss Jacqueline Jose. Sa eulogy na inalay ni Coco Martin kagabi, kasama ang cast ng FPJ's Batang Quiapo, pinatotohanan nila ang pantay na pagtingin at pakikisama ni Jacqueline sa lahat ng katrabaho. Nalulungkot siya kasi na-attach na siya dun sa buong grupo, dun sa kulungan. Napamahal na nga sa kanya pati mga nakakulong. Bilang bagong direktor ng Batang Quiapo, hindi niya pinaramdam sa akin na baguhan ako. Kahit na 40 years na siya sa showbiz, pinakita niya sa akin na naniniwala siya sa akin. Wala siya nung star complex. Pag nagkikita kami niyan, ako pa pupuntahan niya. Halika, kain tayo. Kain tayo. Kain. Mamimiss ko yun. Pati ang Cannes Film Festival, inalala si Jacqueline at ang makasaysayang pagtanggap niya ng award bilang Best Actress noong 2016 para sa pelikulang Marosa. Ang mga kwentong ito mula sa mga tao sa likod at harap ng kamera ay patunay ng kabutihan ng puso ni Jacqueline Jose. Walang acting, walang script, kundi tunay na pagkatao.
MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, netizens nagpanik matapos na hindi mabuksan ang kanilang accounts sa Facebook, Messenger at iba pang platforms. At panakyubay ekstrang kita sa atsarang ampalaya, ang winning diskarte, alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Nagulat at nagpanik ang maraming netizens nitong Martes ng gabi nang bigla silang nawala ng access sa kanilang accounts sa Facebook, Messenger at iba pang platforms na hawak ng Meta. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Kabilang ka ba sa mga na-log out sa Facebook at Messenger nitong Martes ng gabi? At kapag ina-access ang account, session expired ang lumalabas. Hindi lang sa Facebook at Messenger ito naranasan, kundi pati sa ibang platforms ng technology company na Meta, tulad ng Instagram, Threads at WhatsApp. Gumagawa pa ng group activities para sa eskwela ang college student na si Lay nang mangyari ang Meta outage. Kinabahan ako. Actually, akala ko nakalimutan ko yung password ko. Number one like platform na ni-use ko for everyday. Mm-hmm. Lahat na nakakausap ko doon. For ACADS, for orgs, even sa family. Hindi na ako naglo-load. As in Messenger na lang. Lumusob ang mga netizens sa social media platform na X o dating Twitter sa pangambang na-hack na ang kanilang Meta accounts. May influencers na umunoy nagkaroon ng mini heart attack. Ang ilan na pagtantong mas ginagamit ang Facebook at Instagram sa komunikasyon kaysa text o tawag. Trending agad ang hashtag Facebook down, FB at Messenger. Kabilang ang Facebook at Messenger sa mga app na may pinakamaraming downloads sa Pilipinas, kaya marami ang natakot na hindi na nila mababalikan ang kanilang mga account. Pag walang Facebook, hindi ka makakapag-update ng mga yung mga balita. Natakot ako, akala ko bigla siya nag-log out eh. Akala ko na scam na ako or na-hack yung account ko. Parang nawala na rin ang mundo namin kasi syempre lagi rin kami nag-Facebook, IG. Paliwanag ng Meta, nagkaroon ng technical issue kaya nahirapang ma-access ang ilan sa kanilang serbisyo. Pero naresolba ito agad. Humingi rin ng tawad ang tech company dahil sa naidulot ng insidente. Hindi naman idinetalya ng Meta kung gaano karaming users ang naapektuhan ng outage. Ayon sa isang data ethics expert, posibleng may kinalaman sa authentication server ng Meta ang nangyaring outage kagabi. Dahil sa outage, kapansin-pansin din ang nangyaring migration ng mga tao sa ibang communication app para manatiling online. Which shows us na nowadays, parang napakataas ng need for people to be online and connected all the time. And suddenly, parang nagpanik lahat ng tao. Payo niya para hindi ka kabakaba, gumamit ng two-factor authentication sa pag-login sa mga online account. Kailangan ito para makatanggap ng notification sa inyong mobile phone o ibang account kung may ibang nag-a-access dito. Siguruhin ding hindi pare-pareho ang passwords ng inyong social media accounts, personal email, work email at banking accounts dahil magsisilbi itong proteksyon sakaling magkaroon ng outage na may kaakibat na cyber threat. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Umalma ang ilang senador sa pagpayag ng Philippine National Police na mga civilian ang bumili at magmay-ari ng mga high-powered na armas gaya ng semi-automatic rifles. Pero nanindigan pa rin ng PNP na hindi ito mauwi sa pagtaas ng mga kriminalidad sa ating bansa. Nagpapatrol, Raya Capulong. Inulan ng iba-ibang reaksyon ang pag-amyenda ng Philippine National Police sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ilalim ng batas na ito, nakasaad kung anong uri lang ng armas ang pwedeng ariin ng isang sibilyan. Nilinaw ng PNP na sa kabila ng amyenda ay nananatili pa rin ang limitasyon sa uri at lakas ng baril na maaaring bilhin ng mga sibilyan. Ang pinayagan lang po natin at inamen po natin is yung pong, definition nga po, kinlarify lang po natin because yung issue once before noong 2020, particularly yung prohibition on the sale of high-powered firearms.
Umaasa ang PNP na bababa ang bilang ng mga hindi rehistradong baril at mga hindi na-renew ng mga lisensya. Oras na ipatupad na ang amyenda. Base sa datos, nasa mahigit 700,000 ang mga pasong rehistro ng baril. Pero nagpahayag ng pagkabahala ang ilang senador sa ginawang amyenda ng PNP. Ayon kay Senator Amy Marcos, posibleng tumaas ang kriminalidad dahil dito. Ipagbawal na natin ang todo-todo, nakikita naman natin sa TV, nakikita natin sa iba't ibang pahayagan na ang US halimbawa nagkakaroon ng mga murder capital kasi nagkalat ang mga semi-automatic M14 at iba pa. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros, dapat nang repasuhin ang batas tungkol sa pagmamay-ari ng baril. Pero para kay Senate President Juan Miguel Zubiri, makatutulong ang hakbang ng PNP para maisulong ang responsible gun ownership sa bansa. Halos 98% ng krimen ay galing sa illegal firearms at sa mga sindikato at kriminal. Dapat lang pagsikapin nila ang pagbusisi ng pagbibigay po ng mga lisensya at pagbebenta ng mga baril sa kanila. Sa kabila ng mga agam-agam, tiniyak ng PNP na hindi mauuwi sa pagtaas ng kriminalidad ang pagpayag sa mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. Mahigpitan nila ang proseso at requirements bago makakuha ng baril ang isang sibilyan. Pebrero 27, sinumite ng PNP sa UP Law Center ang inamyendahang batas na magkakabisa 15 araw matapos itong malathala. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Tita Winnie, sa mga gustong kumita ng extra, ano ba negosyo ang pwedeng subukan? Na siyempre, kailangan pag-isipan yung budget. Oo, totoo yan, Kuyang. Pero Kuyang, alam mo, pagkain pa rin eh. Pagkain pa rin ang magandang pasuking negosyo. Lalo na yung hindi madaling masira o mapanis, gaya na lamang ng atsarang ampalaya. 2021 ang simula ni Miriam Sanchez ang paggawa ng atsarang ampalaya at gawin itong negosyo sa bahay. Si Tita Winnie, lumaki kami sa mga lola at lolo na ang mga kinakain ay ensaladang ampalaya, pipinong may suka, atsara, ensaladang pako. So, alam niyo po yan, parang nagutom ako, bakit hindi ko gamitin inspirasyon itong gulay na meron sa harap ko. Sa paggawa ng atsarang ampalaya, una, hugasan ng ampalaya. Tapos, tanggalan ng buto, tsaka hiwain ayon sa gustong laki. Tapos, hugasan ng pangalawang beses. Sa isang kaldero, ilagay ang sukang puti, paumbong at cane vinegar. Isunod ang bawang, sibuyas, luya at dahon ng laurel. Lagyan ng pamintang buo, pamintang durog, asin at asukal. Lutuin ang suka ng 10 hanggang 15 minuto. Sa paglalagay naman sa bote, isalansa ng hiniwang ampalaya, karot, bawang, sibuyas, lagyan ulit ng ampalaya. Gawin ito ng 3 beses tsaka lagyan ng sili, bawang, sibuyas at ang pinakuluang suka. And this is it, ang atsarang ampalaya. Winning discarded tip number 1 ni Miriam sa pagsisimula ng negosyo, huwag mahiyang humingi ng tulong. Ito mga taong ito na they will help me be on the right track, help me make the right choices and decisions, pero without dictating me. I ask and seek for help kasi alam ko po na nagkamali na ako before. Isa pang winning diskarte na natutunan ni Miriam ay ang kumonek sa mga negosyo centers. Meron po tayo mga local government units na willing na tumulong. Pumunta po tayo sa mga negosyo centers, sa BTI. Nandyan po sila para magbigay ng technology at kaalaman. Kasi hindi naman po ako kagaya ko, hindi po talaga ako learned sa business. Pero talaga nagsimula po ako from square one. Hinanap ko sino ahensya ang pwedeng tumulong. Yon, mga ating, mga kuyang, basta samahan ng tiyaga ang pagbebenta, magiging matamis at hindi bitter ang ekstrang kita. Ako po ang yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Susunod,
panukalang economic charter change ng Kamara, aarangkada na sa plenaryo sa susunod na linggo. At Senator Amy Marcos, mangangalap ng pirma para umano mapawalang visa ang contempt order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Tatalakay na sa plenaryo sa susunod na linggo ang panukalang economic charter change ng Kamara o ng House of Representatives matapos itong pumasa sa Committee of the Whole. Pino na naman ng ilang kongresista ang pagkontra ng DepEd sa charter change gayong direktang panawagan ito ng Pangulo. Nagpapatrol, RG Cruz. The ayes have it. The committee report of the Committee of the Whole regarding the resolution of both houses number 7 is hereby adopted. Lusot na sa Committee of the Whole ng Kamara ang resolution of both houses number 7 na panukalang charter change para magkapoder ang Kongreso na limitahan ang pagninegosyo ng mga dayuhan sa public utilities, edukasyon at advertising. Ito'y sa kabila ng mga puna ng mga kontra sa proseso at merito ng panukala. If passed, Chacha will twist the principle to grossly favor foreign interests. It is not a guarantee that it would be the sole key to economic prosperity. It does not follow any of the three modes of amending the Constitution. Bago tapusin ng mga kongresista ang pagtatanong sa mga resource persons kanina, pinuna muna ng ilan ang pagkontra ng DepEd sa Chacha gayong panawagan ito ng Pangulo. Maaalalang kontra sa Chacha si Vice President Sara Duterte. The President clearly said, we have to open our country to more investments, but only, and that is why we support him, only economic amendments. Pero nanindigan ng DepEd na pwedeng mawalan ng kontrol ang ahensya sa mga foreign schools kung tuluyang aarangkada ang Chacha. Nauna nang sinabi ng DepEd na hindi naman solusyon ang Chacha sa kakulangan sa classroom at guro. May I ask if this is really an opinion of the Department of Education or is it purely the fear of an individual who influenced the crafting of this official stand with regards to RBH7? In an extreme case, if there is a legislation that establishes an international school and said requirement, said legislation exempts the school from government regulation, government control and administration. Nagpahayag din ng duda ang kinatawan ng Ad Standards Council na magiging hudyat ito para dumugin sila ng mga dayuhang mamumuhunan. Anya, mas mahalagang mabantayan ang content. No content should be allowed to be placed in the media that is contrary to Philippine culture, that is contrary to the Filipino identity, and other Filipino aspirations. Ngayong lusot na ito sa komite, dadalhin na sa plenaryo ng Kamara ang RBH7 para talakayin at pagbotohan sa second reading sa susunod na linggo at third and final reading ilang araw pagkatapos. Kailangan rin itong ayunan ng Senado. Pero ngayon pa lang aminado si Senate President Juan Miguel Zubiri na isa itong hamon. Kasi yung away ng mga kaibigan natin sa House, dito sa mga kaibigan natin sa Senado, isang factor din po yan. Kasi nagkakaroon nga ng trust issues. Sa ngayon, ayon kay Zubiri, ang mapapangako lang ng Senado ay tatalakayin nila ang Chacha. RG Cruz, ABS-CBN News. Giniit po ni Senador Amy Marcos na mangangalap siya ng sapat na bilang ng mga pirma para mapawalang visa ang contempt ruling laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Isa po si Marcos sa 11 regular na miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senador Risa Ontiveros. May tatlo rin silang ex-officio member na cite in contempt ni Ontiveros si Kibuloy at pinapaaresto dahil sa hindi nito pagdalo sa mga pagdinig ng komite. Unang kumontra sa ruling si Senador Robin Padilla. Kailangan nakasulat ang pagtutol sa ruling at may pirma ng 8 sa 14 na miyembro ng komite.
They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Ang Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Samantala, tiniyak po naman ang Philippine National Police na nakahanda silang tumulong sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy sakaling humingi ng tulong ang Senado. Pero nilinaw po nila na limitado lamang ito sa pagbigay ng seguridad sa paghain ng nasabing warrant. Nagbigay-pugay po ang ilang election watchdog groups at ilang sa pinakamalalaking business group sa bansa sa pagpanaw ni Jose Concepcion Jr. o Jokon. Kinumpirma ng pamilya Concepcion ang pagkamatay ng NAMPREL founder at dating trade secretary ngayong araw. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Pumanaw na ang founder ng election watchdog na NAMPREL at dating trade secretary na si Jose Concepcion Jr. o Jokon sa edad na 92. Naulila ni Concepcion ang asawang si Maria Victoria Araneta at walong anak, kabilang ang kasalukuyang presidential advisor for jobs at Go Negosyo founder na si Joey Concepcion. My father was my mentor. His whole life was devoted to serving the country. He started NAMPREL even during the darkest days of this country. Today I find myself doing the same thing, but different in a sense, more for the economy. Inalala rin siya ng ilang kasamahan sa NAMPREL o National Citizens Movement for Free Elections na binuo ni Concepcion noong 1983. People begin to lose faith in elections as a means of bringing about change. That is why at the time, you have what we call the boycott movement. That was why in 1986, you said, we were able to convince 500,000 volunteers. Kalaunan, naging modelo rin sa larangan ng election monitoring ang NAMPREL sa ibang bansa. Yung first mga international exposure of NAMPREL was sending a contingent to first South Korea and then to Chile in around 1987. No? And then we sent about 125 volunteers also to Indonesia to train yung mga election observers. Naitalaga rin bilang kalihim ng Department of Trade and Industry si Concepcion sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Si DTI Secretary Alfredo Pascual pinuri ang dedikasyon ni Jokon sa pagsulong ng mga polisiyang pro-Filipino o pabor sa lokal na mga industriya. Sa ilalim rin ng kanyang pamamalakad, umusbong bilang food and beverage conglomerate ang RFM Corporation habang pinapanatiling makamasa ang paggawa at presyo ng kanilang mga produkto. Nakiramay din sa pamilyang Concepcion ang ilan sa pinakamalalaking business group sa bansa na kanyang kinabilangan. Kasama na ang Makati Business Club, inalala nila ang kanyang mga ambag para magkaroon ng free enterprise sa bansa at pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa international trade. Bubuksan sa publiko ang burol ni Concepcion simula bukas, March 7, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At sa March 8 hanggang March 10, mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Chapel 4 at 5 sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Binalikan ng inyong lingkod kapamilya ang bayan ng Pola isang taon makalipas ang oil spill sa Oriental Mindoro. Katuwang ang ABS-CBN Foundation ay ipinagpatuloy ang paghatid ng tulong sa komunidad. Isa ang bayan ng Pola sa pinakamatinding naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Agad na umagapay ang lingkod kapamilya at ABS-CBN Foundation upang tugunan ang pangangailangan medikal ng mga apektadong residente simula pa noong nakaraang taon. Nagsagawa tayo ng Specialized Pulmonary Medical Mission noong July 15, 2023 upang maiwasan ang respiratory diseases na isa sa maaaring implikasyon ng oil spill sa kalusugan. Bukod pa ito sa medical mission noong April 29 at May 7 sa Pola, partikular sa barangay Buhay na Tubig, kasama si Kabayan Noli de Castro.
Namigay rin tayo ng relief packs bilang pagtugon sa kanilang pangunahing pangangailangan matapos mawala ng kabuhayang pangingisda dahil sa insidente. At nagsagawa rin tayo ng Operation Tuli. At ngayon, makalipas ang isang taon, nagbabalik tayo upang magbahagi ng mga gamot sa Municipal Health Office ng Pola. Limitado lamang ang supply ng gamot sa bayan ng Pola dahil maliit lamang ang pondo ng munisipalidad. Talaga pong malaki po ang epekto ng oil spill sa amin at agad-agad naman po ay dumating ang tulong from ABS-CBN sa Gipka Pamilya. Habang nagsagawa ng turnover, sakto namang dumating si Nanay Yelin na hihingi ng gamot para sa kanyang karamdaman. Ay, masaya po ako dahil hindi na po ako bibili. Para po, pangkain na lang po namin yung salip na ibibili ko po dito. Kaya naman ang dating limitadong bilang ng gamot sa pharmacy ng munisipyo, ngayon ay dadagdagan na upang makaagapay sa kanilang bayan na patuloy na bumabangon mula sa bangungot na dala ng oil spill. Susunod, truck sumalpok sa poste ng Skyway, driver patay. At mga celebrity at personalidad na kikilalanin sa Eastwood Walk of Fame live. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Ilang araw matapos kumalat sa social media ang video ng daga na paggala-gala sa kisame ng Naiya Terminal 3, isa na namang daga ang nais patang patakbo-takbo sa sahig malapit sa isang boarding gate ng terminal. Oo, kabayan, ayon sa pasaherong si Jekano, pero mas malaki ata ito eh. Narinig nilang may nagtitilian sa boarding counter ng sasakyan nilang airline at inakalang may celebrity na dumating. Bukod sa mga video ng daga, may mga video na rin ng mga surot at ipis sa naturang paliparan na nai-upload ng mga pasahero nitong nakalipas na linggo. Nakipagpulong na sa pest control at housekeeping service contractors ang pamunuan ng Manila International Airport Authority nitong Lunes para matugunan ang naturang issue. Isa ang patay at isang sugatan nang sumalpok sa poste ng Skyway ang isang 10-wheeler sa may bahagi ng Pasay City nitong Martes na gabi. At ayon sa pulisya, may iniwasang motorsiklo ang truck hanggang sa tumama ito sa poste ng Skyway at bumaligtad. Patay ang driver ng truck habang sugatan naman ang pahinante nito. Nagdulot naman ng matinding traffic ang aksidente at inabot ng halos 4 oras bago tuluyang naialis ang truck sa kalsada. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa aksidente. Balita sa ibang bansa, inaasahang maglalaban muli sina US President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump sa presidential election sa Amerika sa Nobyembre. Ito ay matapos ang kanilang panalo sa tinatawag na Super Tuesday kung saan hinahalal ng higit isang dosenang US states ang magiging pambato ng Democratic at Republican parties para sa halalan. Nakuha po ni Biden ang lahat ng mga Democratic contests puwera sa American Samoa, habang tinalo naman ni Trump ang karibal niyang si Nikki Haley sa 14 na US states. Samantala, aabante naman sa halalan sa Nobyembre ang PhilAm na si Jessica Calosa na tumatakbo para sa State Assembly sa California. Nangunguna sa bilangan si Calosa na may halos 30% ng boto. Sakaling manalo siya sa general election sa Nobyembre, siya ang magiging kauna-unahang Pilipina sa California State Assembly. Pararangalan ngayong gabi ang ilang artista at personalidad sa taunang Eastwood Walk of Fame. Kabilang dyan ang kapamilya stars na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Ganiel, bukod sa Don Bell Love Team, sino-sino pa ang mabibigyan ng kanilang sariling star ngayong gabi? Nako Barbie, bukod sa Can't Buy Me Love stars sa sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano, ay gagawa na din o bibigyan din ng sariling bituin sina Byron Geisler, Tony Reyes at Vic Del Rosario.
Para naman sa television category, inductee sina Luis Manzano, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at ilang pang personalidad. Pagdating naman sa music category, gagawa rin ang sarili nilang bituin ang bandang River Maya at The Dawn. Sa teatro naman, paparangalan si Menchu Lauchenko. Bibigyan din ng sarili nilang bituin ang iba pang personalidad para sa hanay ng social media at pagbabalita. Ito na ang 18th edition ng Eastwood Walk of Fame na mayroon ng kabuuang mahigit 300 personalidad na nabigyan ng pagkilala dahil sa kani-kanilang tagumpay, husay at ambag sa industriya. Ang Walk of Fame ay sinimula noong 2005 ng yumaong star maker na si Herman Moreno. Barbie, samantala, bilang pagpupugay sa yumaong aktresa si Jacqueline Nuse, ay binigyan siya ng kandila at bulaklak sa kanyang Walk of Fame star. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Siyempre, may between tayo dito. Ay, hello po. At may ipa-vlog ka daw. Ay, opo. Miss Barbie Imperial. Opo. Ayun, siyempre, gusto ko lang po sana kayong imbitahan, mga kapamilya na manood sa bestie movie ng taon, ang 3 Days, 2 Nights in Poblacion na palabas na sa March 13. Bukod sa pulutan, mapupulutan din ng maraming lesson on friendship and ang 3 Days, 2 Nights in Poblacion. At syempre kasama rin sa pelikulang ito sina Jasmine Curtis-Smith, J.M. De Guzman, Kakay Bautista, Mercedes Cabral, at Lady Morgana. Kaya Gina tayo sa 3 Days, 2 Nights in Poblacion mula sa Black Cat Pictures in Cinemas Nationwide starting March 13. Gina tayo dyan! Yes. Inuman ba yan? May pulutan din sa inuman po. Ano? Medyo may inuman po. May pulutan sa poblasyon. Pero naman. May inuman nga, pa may pulutan. Ako hindi pwede sa inuman kasi puro pulutan. Puro pulutan eh. Ano bang kwento? Ba't gano'n? Ba't may pulutan, may inuman? Kasi po yung lugar sa poblasyon, sa Makati po yun. O ngayon? Marami pong inuman doon. Nandun yung poblasyon girl? Nasa news yun doon eh. Opo. Ayun, so exciting ha? Super exciting po. Okay. Mahilig ka sa gabi, no? Ha? Bakit po? Kasi nung unang pelikula mo, ano yun? Araw-gabi! Opo, kasama ko rin po si J.M. De Guzman doon. Ba? Gabi yung poblasyon? Oh, gabi rin po. Kadalasan gabi, oo. Oh. Oh. Mas maraming restaurant dyan na masarap, yes, diba? Hindi, nag-enjoy ka sa shooting. Sobrang nag-enjoy. Gimmick na rin. O sige, Gina! Thank you, Barbie! Maraming salamat! Oh, na. Yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Iniisip ko kasi na naman yung ano eh, daga eh. Daga? Oo. Huwag mo naisipin nyo, talagang normal yun. Normal, oh. Normal na sa airport yun. Ang kinatatakutan ko dyan, yung anay. Oo, oh, eh. Ako yung susunod. Na yun. Susunod na yung anay. Babagsak na lang yung kiss. Saka yung ipis. Oh, sana mahuli na silang lahat. Sino yung ipis? Yung anay. Daga. Yung surot. Yung surot. Ako po si Erio Maga Diaz. Sana magkagata na yung mga, baka umalis sila, atakihin ng surot yung daga, di ba? Di ba? Para mawala na silang lahat. Away sila, away. Away na lang sila, correct. Para sa iba pang balita, mag-log on na lang sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!